God, so servant, O Lord, according to thy word. Teach me thy good judge. Teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments. Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Thou art good and doest good. Teach me thy statutes. The proud have forged a lie against me, but I will keep thy precepts with my whole heart. Their heart is as fat as grease, but I delight in thy law. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa pagpatuloy namin. Series na ito, Lord, we pray na, Panginoon, makita namin ang iyong salita ay dapat namin mahalin. Napaka-accurate, Panginoon, at dito yung blessing, Panginoon. Magtututo kami, tatalino. At kung magtiwala kami sa iyong salita, Panginoon, maraming kami magagawa, Panginoon, di lang sa aming buhay dito. But sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, at puri sa inyo, I pray. Bawat isa, Panginoon, na ayandaan niyo po kami sa mensahe ngayong umaga at ang inyong lingkod specially. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Gandang umaga po sa lahat. Again, title po nito is, alam niyo na, no? Ito yung pagkapatuloy lang. So, teka. Gupisa tayo sa 49, no? So, remember the word of unto thy servant upon which thou hast caused me to hope. So, naintindihan ba yun? Ibig sabihin, medyo ano na, pag unang basa, remember the word unto thy servant. Ano yun? Tagalog, alalahanin mo ang sinabi mo sa iyong lingkod. Okay? Bakit? Upon which thou hast caused me to hope. Kasi, Lord, kaya sinabi mo yun, kaya ako yung nag-hope. Umaasa, kasi sinabi mo yun, Lord. So, minsan ganyan ba tayo? Actually, yung pag may mga time nga na, alam mo na, yung pinamanalangin, at alam mo, pinangako ng Diyos sa iyo to, mas parang di nangyayari. So, kaya ang ginagawa natin, Lord, hindi naman nakakalimutan, Diyos, ibig sabihin lang nito, Lord, ito yung pangako mo, di ba? Parang ganun. So, again, ang Bible is, kahit ang mga literature, no? So, ginagawa sa atin yan para makita natin kung ano yung conversation ng author dun sa kung sino kausap niya. So, this time, of course, ito yung panalangin, ito ay actually kanta, no? So, kaya ang sinasabi lang dyan, Lord, parang kaya tayo nagtitiwala sa Diyos dahil sa sinabi niya. So, lesson, dapat alam mo yung salita ng Diyos. Kasi hindi mo alam yung pinangako niya kung hindi mo alam yung sinabi sa'yo, no? So, ito mga batang to, kaya natuwa po yung mga bata. Kasi, mga bata pa lang kayo, maganda na makilala nyo ang Diyos. Amen? Kasi lalo sa panahon nyo, ha? Sa panahon nyo, doon kayo, galing nga kami sa Alahala. Ang dami na rin church, sa layo nun, ha? Kumpleto na rin, may iglesia ni Manalo, may Soriano, and then yun nga, yung Pentecostal. Na nireklamo nga. Tawa ako doon sa mga isa. Kung tayo yung mga magkakapatid na matanda. Kasi hindi nakinig lahat eh. Nung una, nag-ano. Pero ang gustong-gusto yun, nakakausap ko. Eh, siya yung leader doon. Mag-pray natin ha. Medyo matagal na sila doon. Pero yung mga anak daw niya, nasa New Zealand na. Kaya, nakakatuwa eh. So, yan. Kaya, mga ano nyo, Ate Luisa, yung panahon nyo ngayon, daming church, di ba? Ito, may na-attend din church. Si Aya. So, hindi lahat ng church pare-pareho. So, ang problema nyo sa ngayon, hindi na, ano, ay, walang church. Sa Pilipinas ngayon, ang dami malilito ka. So, pero, anong gagawin mo? So, sino yung nagtuturo ng salita ng Diyos? May sabi dito, sabi dyan, yung salita mo, Lord, tandaan mo. O, ibig sabihin lang nun, Lord, ito yung sinabi mo. For example, ligtas ka na. Si Aya, ligtas na ba si Aya? Hindi pa. Si Luisa. Hindi pa. Kaya si Shara namin kaya mamaya. So, kasi gusto natin lahat maligtas. Punta tayo sa langit. Ngayon, paano pag may nagtuturo sa'yo ng mali? Kasi may mga nagtuturo po, sabi, pag nagkasala ka, mawala yung kaligtasan mo. May mga ganon. Kaya malilito yung mga tao eh. Kaya sabi dito, kung ano man yung pangako, especially sa kaligtasan, totoo yan. Kasi pag may sinabi ang Diyos na hindi totoo, anong ibig sabihin nun?
hindi siya maaasahan. So kaya, again, sinasabi lang dito, hindi sinasabi ito, hindi maaasahan ng Diyos. Kumbaga, ang usapan dito, parang Lord, parang siguro, nausubok si itong author, no? O kaya itong awit na to, ay pinapalalahanan tayo na ang Diyos ay hindi makakalimot. Okay? So kaya gano'n, parang humingi siya ng Lord. Alalahanin mo, ito yung pangako mo, Lord. Diba? Katulad kahapon, ang pangako ng Panginoon, syempre, paprotektahan tayo. Pinotektahan naman tayo kasi nga siya lang, may kasyong-asyongahan yung pastor. No? Ewan ko, inaantok na ako eh. Hindi naman tayo napahamak, di ba? Nagulat lang tayo kasi nabunggo tayo na hindi pa umaandal yung engine, di ba? Anyway, so yan, upon which thou has caused me to hope. So, nangangakoan ng tayo, nagtitiwala ba kayo sa Diyos? Nag-hope ba kayo? Ibig sabihin, meron kayo inaasahan. Kaya andito kayo, ganun yun. Kaya andito kayo at na naman. Nagtitiwala kayo sa Diyos na may mangyayari sa inyo, kaya kayo andito. Matututo kayo, yung mga anak nyo, malalagay sa maayos na lugar, no? At alam nyo, lalo yung mga adult, alam natin, utak natin minsan, hindi maayos. Eh, di ba, nakakita ka na yung mga ganun tao, kaya ganito mag-isip to, ba't ganito napunta to, ganito ginawa nito? Hindi mo isang maintindihan ng tao, lalo mga bata. Kaya kami mga adult na, alam namin yan, minsan natatakot kami para sa inyo. Alam nyo ba yun? Kaya, pero doon, umaasa kami sa Panginoon. Na Lord, itong anak ko naman, Lord, please. Sana mapaglaki-laki nito ngayon, ang bait-bait nito, ganyan-ganyan lang. Ano, paglaki ni Jared, ano to, pastor to, no? Galing ito mag-memorize eh, di ba? Kaya si Julia, ano, magaling si Julia eh. So, magkakapatid daw, ito lang tumatama sa tono eh. Hindi, joke. Joke lang ha. Pero, joke lang ha. Hindi naman pikon si Anne. Pero yun nga, I mean, lalo sa practical ano, na buhay, amen? Ayaw natin yung mga anak natin ay mapapahamak. Inaasa natin sa Diyos and Lord, kaya nga nagpa-pray ako, kaya naglilingkod ako sa inyo, maraming bagay, pagpalaan niyo Lord, huwag naman akong ano, magkasakit ng sobrang ano, tapos wala nang pag-asa sa buhay. So, yun po yun. So, maraming pangako ng Diyos, kaya yan. Tuloy natin, sabi ito, this is my comfort in my affliction, for thy word has quickened me. Again, ha, Psalms 119, nakafocus yung salita ng Diyos. Kaya ang series natin is loving the word of God. Mahalin mo yung salita ng Diyos kasi ang dami niyang magagawa sa'yo. Kung ngayon, di mo naiintindihan yan, na lalo mga bata, kaya iniisa-isa natin. Amen? Ulitin ko, ha, this is my comfort in my affliction. Kung nahihirapan ka, kung may insecurity ka, itong mga bata ito, magka-college, Lord, anong mangyari sa akin? Nakita ko yung kilala ko, nag-college, napahamak lang, mga ganun ba? Hindi makapasok ng trabaho, ganyan-ganyan. Sa Diyos ka, salita niya, sabi niya, for thy word has quickened me. Pag kinuwiken, ibig sabihin niyan, nabubuhay. So, pwede sa kaligtasan, yung ating church verse, yung mga tawag natin doon, Hebrews 4:12, thy word, for the word of God is quick and powerful. Pag sinabi quick, nakakabuhay. Okay? So, kaya dapat bawal sa church ang patay-patay. Okay? Kahit sa kantahan, ha? Kanina, kaya ako kayo, tinutulungan ko pa kayo, eh. Kasi nga, yung dyan nag-umpisa yan. Nagtitiwala ka sa Diyos, ang gaganda ng ating mga awitin. Eh, iba sa inyo, parang, malakas pa yung boses ko sa lahat sa inyo, parang ganun, eh. Eh, ganun naman talaga, di ba? Sa amin kasi yun ang sinasabi lagi. Minsan kasi yung mga tao, kala nyo, yung mamaya na akong makikinig pag preaching na. Hindi, kasama ng worship yung kantahan. Diyan pa lang, dahil mo na matututunan. Okay? So, alamin yan. So, wag bawal mapatay-patay kasi salita daw ng Diyos ay bumubuhay. Ano pa? The proud had me. Ano yung sabihin mo? Greatly in derision. Yan, pinag-uusapan ni na sasakyan kahapon, di ba? Yung mga mayayabang. Binubuli. Sino binubuli dito? Sino nabuli na? Nabuli ka na bakit? O ikaw nang mubuli? Nabuli ka na. Lahat naman tayo, pagbata tayo. Alala ko, nung bata-bata ako, niloko ako ng mga ano. Mga matanda ba doon sa ano, nagiinuman. Eh, bumili lang ako doon sa indahan. Napag-tripan ako eh, bagong-bago yung bike ko. Tinago ba naman? Di bumibili ako, tinago yung bike ko doon. Pag ano ko, nasa na yung bike ko? Alagang ano.
Tatawa-tawa lang yung mga ano. Naku, tinangay nung ano. Loko-loko pala itong mga to. So, lalo na pag seryoso, pag mga adult na tayo, inaasal ka. Yung sinabing delusion, talagang inaasal. Ano nga ibig sabihin yan? Kasi mayayabang, kaya huwag kayong mayabang kasi nakakaasal kayo, no? Especially, asahan nyo yan. Pag kayo ay inasal, kaya hindi lalong dapat hindi kayo maasal kasi yung mga asarero, asal din yan. Alam nyo ba yun? Kaya sila nang aasal eh. Kasi yung ginawa sa kanila, ginagawa nila sa iba. Kasi ginawa nga rin sa kanila yon. Ang feeling nila, pag ginawa rin nila sa iba yon, yung ginawa sa kanila, yung alam mo yung mga mayayabang na kala nila tuntua, di ba? Ganyan yung mga asal eh. Deride or derision. Contemptuous laughter. Nangaasal. Ganun. Mayayabang yan. So, pero anong dapat natin gawin? Nakakatangay kasi yun, di ba? Madadown ka niya, lalo mga bata. Kaya maganda, dito kayo sa church eh. Tatapang kayo nang sa tamang paraan. Alam niyo ba yun? Kasi hindi niyo may iwasan na may mga asal ka kahit sa nung malit ako, may team ako eh. Kaya hanggang ngayon, di ba? Kaya inaasal-asal ako eh. Kaya nung na-realize ko nung bandang high school, kaya medyo ganyan din ako eh. Nung bata ako, medyo ano lang ako. Nung high school ako, may nakapansin sa akin, pogi naman ni Ace. Bago sa akin yun kasi dati wala nagsasabi nun eh. Totoo ba? Pero nagulat na lang mga second year high school, ganyan. Hala ko, wala akong ano eh. Ang mga nagsabi nun. Especially ngayon, kasi nga, alam niyo si Ma'am Meanyo. Ayan, patay na patay daw siya sa akin. Kaya, makakalimutan yun eh. Anyway, napunta doon. Yun nga, kasi yung mga asal, andyan at andyan yan, di mawala yan. Kaya sino ngayon yung magpapalaya sa iyo dyan? Sabi dito, yet have I not declined from thy law. Ganyan po yan. Ang context dito obviously is spiritual. Inaasal kayo, ano inaasal sa inyo? Tapos ko yun, na hindi ka na umiinom. Hindi na ba? So, ganyan. Huwag ka ata. Yung nagkakwento kasi ito kahapon eh. Bakla ka ata. Church-church ka lang yun. Ginagawa niya dyan. Kami, macho kami. Obviously, di totoo yun, pero ganun yung mga asal yung mga yan eh, di ba? Ako, dabi nga sa inyo, yung kwento ko sa barkada, ganun eh. So, ako nagturo sa kanya uminom, nung di na ako umiinom, sabi niya, gusto man, ikaw nga nagturo sa akin eh. Hindi makamove on sila, kasi hindi nila natindihan. So, kasi hindi sila napunta sa church. So, okay yung maligtas ka eh, pero iba yung maligtas ka, iba yung mapunta ka sa church. Pamember, magtapat, magpatuloy. Hindi, sinasabi lang dito, huwag kang papaasal. Mga mayabang yan eh. Kailan ba naging positive sa Bible yung proud? Never. Sinurvey ko po yan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ako hindi ko ginagamit yan kahit sa anong positive way. Kasi minsan ginagamit natin, I'm proud of my son. Ako hindi ko ginagamit yun. Kasi narealize ko, walang positive sa proud sa Bible. So pag ganun, kunwari, yung pogi ng anak ko, hindi mo sabihin proud. I'm thankful. Okay, hanggat kaya. Kasi wala kang pa-proud kasi lahat yung bigay lang ng Diyos. Pwedeng bawiin. So, I don't think may kahit anong bagay sa ating buhay na pwede tayo dapat pag-proud. Si Paul, yung boss naman, pero baliktad yun eh. Naalala niyo sa ating lesson dyan. Inaano niya yun, reverse psychology ba? O yung pagmamalaki ko ang Panginoon. Yung mga kausap niya, mga hindi naman na siya maintindihan yun. So, ibig sabihin lang nun, kung alam niyo yung sabi ng reverse psychology, parang ganun. Nire-reverse siya itong mga to. Ito, mga walang tiwala. Eh siya, sobrang tiwala sa Diyos. So, mapagmamalaki niya ba na nagulpi siya dahil kay Jesus? Yung iba siyempre, tatawanan siya. Pero, yun nga, ang ginagawa niya. May mensahe siya dinideliver. So, inaaral natin yun. Ha? So, again, inaasal ka man, huwag kang. O sinabing decline from thy law. Ibig sabihin, umiiwas ka na. Ayoko nang magbihis ng maayos kasi sabi nila, ininaga, ano, kada ni, ano, sino maayos ang bihis ngayon? Si Kim, di ba? Maayos ang bihis ni Kim, eh, di ba? Yan ang maganda. Eh, pero yung mga doon,
Yeah, sina Ray Ray, dadaan siya doon, yung mga Pentecostal, di ba? Hindi naman sila gibis ng ganyan eh. Mga Pentecostal, kahit ano lang doon, kasi ano naman sila doon, magrarakrakan sila doon eh. Di ba? Maiksiyan sila doon. Church ba yun? Di ba? Juliana. So, ano ba yun? Juliana, ang ganda ng bis, di ba? Ganyan. Eh, lola, lola. Anong gagawin mo? Manang. Eh, nakasalamin pa si Kim. Huwag ka magpaloko. Amen? Huwag ka magdi-decline sa batas ng Diyos. Yan ang sinabi ng... Doon ka magtiwala, sinabi ng Diyos. At paglaki ka na sa church, actually, eh, yun ang magiging second nature sa'yo. Hindi ka na maaasar. Kasi nga, alam mo, yun ang mas maganda. Okay? Tuloy tayo. I remember thy judgments of old, O Lord, and have comforted myself. So, ibig sabihin ito, pag may mga time na, katulad niya, may namatayan, di ba? So, paano ka makakomfort kung namatayan ka? May mahirap, di ba? Pero kung alam mo ang salita ng Diyos na, yun nga, pagligtas ka na, masalaki ka naman, hindi, okay lang. Mamimiss lang natin si nanay, si tatay, si lolo. Pero kung pareho tayong ligtas, eh, magkikita rin tayo doon. So, hindi siya, ano, kaya yun. Or pwede naman, ganito, kung natalo ka ngayon. Ano ko, nabangga ako. So, alahanin ko lang, eh, naayos naman yan, eh. Unting gastos, kaso nga, sunod-sunod. Pero, nakakahon yan. Amen? So, ano naman, natalo ka, kunwari, sa business, nalugi ka ngayon, ano bang pangako ng Diyos? Yung judgment niya na nakikita mo. Mga inaaral natin kailan lang, di ba? Sino yun? Sa Bible, yung natalo nung una, bandang uli, nakadabawi naman. Or, nga, si Jeremiah, ano nga sa kanya, talo yung buong nation niya, pero siya, malaya naman. So, ibig sabihin, ang Diyos, pag Diyos ang na, at ang Diyos naman talaga ang laging nangunguna at tawag dito, nangingibabaw or nasusunod ba ng huli? Eh, yung judgment niya nangyayari, eh, kahit ano pa yan, panalo ka. Amen? Kaya mako-comfort ka, kahit namatayan ka, eh, ang Panginoon ang bahala sa kaluluwa natin, at lalo lang nga, kung ligtas talaga, di maganda. Okay? Sinusundan niyo ba ako sa Bible niyo? Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law. Okay, ganyan yan. Sino yung nanakot dito? Yan yung mga horror film, parang ewan eh, no? Alam yung mag-iisip sila nung paano ka matatakot. Eh, dati mahilig din ako dyan. So, ngayon ko lang na-realize. Ngayon, natatawa na lang ako. Di ba? Kasi, umahanap sila ng parang para matakot ka. Hindi ka naman dapat matakot kasi nga, again, hindi naman totoo. Di ba? So, so, sino daw yung nananakot? Yung mga wicked. So, ngayon, pag nakita mo yung mga wicked, may ginagawa, di huwag mo nalang pansinin. Kaya yung mga bata, kunwari, sabi ni daddy, itong mga to, takot daw sa dilim eh. Ito ba yan? Hindi. Kaya sabi, pero anyway, nung panahon namin, uso na yung mga horror eh. Yung dati pa, Pinoy Shocker ba yun? Pinoy Trailer. Shake, Rattle, and Roll. Tanda na na, no? Oh, nung kabataan pa namin, nauna, yung 1 and 2, hindi ako ganun katanda, pero kung inabutan nyo, isa na na ba ngayon? 20? Di ko alam. Yung 1 and 2, naabutan namin. So, ganun na kami katanda, no? Ganun eh. So, tatakotin ka, kesyo, may patay, na nabuhay, may aswang, may ano ba, ngayon, ang dami, zombie. Maniwala kayo, zombie yung ginagamit ng mga politiko yan. Di ba? Sa bagay ngayon, yung mga sino na bakunahan dito. Iragamit nila ka ng puro yun. Sumigat eh, di ba? Ba't ka manunood ng ganun? Na may... Kasi iba naman, yung matindi, tumatakbo, no? Eh kung ganyan lang ang lakad doon, di nakakatakot yun. Ano pa yung mga nakakatakot ngayon? Mga gawain ng mga wicked people. Ay, yung COVID-19. Ah, maamoy mo yan, magkakasakit ka, tutumba ka na lang. Ganyan daw yung pananakot nila. Kaya dapat magpabakuna ka. Hindi ako nagpabakuna, gala ako ng gala. Wala naman. Eh ngayon, may matinding variant. Kaya dapat, Pinas lakas! Bakuna ka na. Parang hindi ka ma-COVID. Wala na niniwala sa kanila, niniwala pa ba doon? Kasi kung
Napunta na naman tayo sa bakuna. Kung tunay yung COVID, patay na tayo dapat. Kung tunay din yung bakuna, dapat wala na rin COVID. Tama? Eh, parehong di nangyayari. So, naglolokohan lang tayo. At anyway, ayoko nang itapig yun kasi lagi na lang yun. So, yung mga ganun po yung trabaho kasi ng mga, katulad niya, ba't sila nananakot according sa kanila? Sila mismo nagsabi nito. Fear is the great, ang tawag nila, motivator. Fear is a great motivator. Kaya kung naalala niyo, panahon din namin, yung Y2K bug, naalala niyo ba yon? Panahon namin yun, college ako nun eh. Kaya siya mag-shutdown daw buong mundo kasi karamihan computer na. Eh pag 1999, kasi naumpisa lang yan, 1980s, ganyan lang yung computer eh. So, nag-boom. 1981, 1982. Naku, hindi kayang basahin ng computer yung 2000. 2001, 2000. Kaya baka daw yung mga aeroplano kesyo bumagsak. So tinatakot ngayon ng mga IT yung mga business people. Gastos ngayon yung mga business people. Ngayon, kailangan i-simulate natin yung ganyan-ganyan. Nung pagkatapos, wala naman nangyari. Eh, na-bulgar ngayon yung totoo. Bakit daw nila tinakot? Para gumastos sila. Kaya ganun din yung COVID na yan. Ganyan din yung booster na yan. Ganyan din yung monkeypox na yan. So, dumaitpox ang tawag ko dun. Ganun po yun. So, kaya sasabi dito, pinapasa, huwag kayong matakot. Kasi yung mga nananakot at yung mga natatakot at yung mga nananakot, sinasakyan yung pananakot, mga wicked yan. At pag sinabi forsake the law kasi wala silang tiwala sa Diyos, hindi takot talaga sila, ikaw ba naman, di ba? Kaya sabi nila, yung mga insurance, maraming nagalit sa akin dito eh, sa insurance, kasi nga, inasal ko eh. Ba't ang papainsure? Eh di, ipunin ko na lang yan, di ba? Kaya magpaka-healthy na lang ako. Ngayon, kung benefit sa trabaho yan, okay yan. Para rin ako binabayaran eh. Pero yung karamihan doon, alam nyo ba, according sa statistics, yung sino yung mga nag-insure, may insurance na dito, may insurance pa doon, may insurance pa doon, mga bakla. Kasi nga, walang pamilya eh. Walang mga anak. May mga takot. Eh pag ikaw, mga kaibigan ka, may anak ka, may trabaho ka, maayos naman, so hindi mo kailangan matakot. At may Panginoon ka pa. Hindi ka matatakot. Amen? Tuloy natin. The statues have been my songs in the house. Yun yung nga sabi ko sa inyo kanina. Diba? Kaya nakikita ko, salamat si Kit, mga kanta-kanta natin. Diyan nag-umpisa yan. Mapansin mo yung kanta ng sanlibutan, walang kwenta. Eh, lalo ka nagiging carnal dun eh. Ang uso ngayon, hindi ko na alam. Diba? Kaya sabi, the statues have been my song. Ano yung statues ito? Yung Bible. Kaya kinakanta natin, maganda eh. So, pag itong inaawit mo, ang tawag mo daw itong pilgrimage, ito po yung parang nag-journey ka sa isang lugar para sa inyong devotion. Pero tayo, ba't pastor, hindi mo ginagawa yan? Kasi ito na yun eh. Ito na po yun. Yung ating buhay dito, hindi tayo taga rito. According, sino magsabi niyan? Si Jacob Bata, no? The day of my pilgrimage is ganyan-ganyan. Ibig sabihin nun, yung buhay natin dito, hindi na, dito talaga yung final nating state at tahanan. No? Eh sabi dyan, so pag binasa mo yan, ibig sabihin nito, habang nabubuhay ako dito sa lupa, ang kakantahin ko, hindi sun and moon. Hindi kung ano man yan. Hindi ko na alam eh, kaya dapat inaalam ko yun. Angel baby. Angel, kung ano man yun. Hindi yun ang kakantahin. Walang kwenta yun eh. Kakantahin mo, salita pa rin ng Diyos. Kaya ang kinanta natin kanina, di ba? Dwelling in Beulah Land. Ganda nun. Dapat kinakanta nyo. Ano pa yung isa kanina, bad? Sunshine in my soul. Sabihin, ligtas ka kasi. Lagi kang masaya. Parang si Aya, lagi masaya. Lagi nakangiti. Pero lalo na, pag dumating even yung mga problema sa buhay nyo, pero may Panginoon ka, nakaano ka pa rin. Kakanta-kanta ka lang. Ba't kakanta-kanta to eh? Ang laki ng problema nito ni DM. Kanta pa ng kanta. Eh, ganun talaga eh. Kasi mahal mo yung salita ng Diyos. Tuloy. Said, I have remembered thy name, O Lord, in the night. I have kept thy law. Bakit in the night? Alam niyo, sa gabi, dyan tayo nagmumuni-muni, di ba? Ano ba nangyari nung aking ginawa? Kanina, ganyan ako gumising, at
pinalo pa ako. Ano man yan, nag-module ako, nag-ginawa ako. Sa gabi mo yan, inaano, di ba? So, kaya nga ako, no, kahapon, yun ang naisip ko na naman. May success, may pagsubok, di ba? Kaya yan, sabi ni Daddy, okay naman daw yung sasakyan. Kasi iniisip-isip ko, baka alam mo na. Gusto kong sunduin sila, no? Sabi, magko-commute eh. Natuwa ako, kaso wala. Anyway, I have remembered thy name, O Lord, in the night and have kept thy law. So, ganun lang. Pag naalala mo, maganda pala. Nasasabi sa inyo, pag-bihis ng maayos, maganda pala yun. Ayun ang gagawin ko lagi. Yun lang yung sabihin nun. This I had because I keep thy presence. So, precepts. So, sabihin, again, naalala niya po yung mga magandang nangyari sa kanya. Ah, sa kanya. Ba't kaya? Ba't magandang buhay ko? Ba't masaya ako? Bakit ako may kaibigan na maayos? Kasi, sabi doon, kasi pinanatili ko yung batas na niyo. Sabi, sinunod ko. Ba't maayos yung kaasawa ni ganyan? Yung isang asawa ni ganyan, hindi. Kung para mo, ano yung pagkakaiba niya? Ito kasi, sumusunod sa Diyos. Ito hindi. Ngayon, may mga time na umaayos din to. Kaso, bandang huli, alam mo na, may mga problema na hindi mo masabi. Yung usapan kasi na itong kahapon, yung gusto ko lang i-commentan yung iba. May sabi yung usapan nila parang, ay, itong mga unbeliever, hindi ito ano eh. Ano ba yun? Hindi sila pwedeng maging masaya, parang ganun yung usapan nila eh. In a way, tama. In a way, pwede rin kasi. Yun ang totoo kasi minsan may mga pagkakataon na sa kubutihan at awa ng Diyos, pwede rin. Diba? Short time, ganyan. Or, even yung iba, may mag-isawa, hindi rin naghihiwalay kahit unbeliever. So, kasi nga, salamat sa Panginoon, di ba? Kasi kailangan kaingitan yun, pero sila yung exemption. Yung sabihin, okay? Amen? Tuloy, I entreated thy favor with my whole heart. Be merciful unto me according to thy word. So, anong sabihin? I entreated thy favor. So, lagi niyo pong gagawin yan. Nag-pray ba kayo? Pag hindi ka na nag-pray, may abang ka na. Anong kala mo? Lahat ng bagay, lahat ng tao gusto ko. Na? Lahat siya na successful ako. Hindi ganun. May mga time na, actually marami, na kailangan mo ng pabor ng ibang tao, di ba? Eh, lalo ng Diyos. Kasi pag ikaw ay sa tao ka lang nag-a-appeal, sabihin niyo, sana magustuhan ako ni ganyan, sana si boss, si ganyan ako ni boss, yung mga customer ko. Sino ipi-please mo? Sila. Okay naman yun, minsan. Kaso, paano pag naging komplikado yan, yung boss mo, yung customer mo, di ba? Madi-depress ka na nun. So, pero pag ang Diyos hinihingan mo ng pabor, okay, alam mo, na kahit kung iwanan ka man ng sino, ng customer, kung ano man yan, kung pabor sa'yo ang Diyos, nasa iyo ang pabor ng Diyos, di okay na okay. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, with my whole heart, ganyan kayo mag-pray dapat ha, kaya nasabi sa mga bata, nag-pray, hindi seryoso, nako, malayo pa to. Amen? O hindi nag-pray, or hindi talaga nag-pray, or nakikisama lang, malayo-layo pa to. So, ganun panalangin, talagang with whole heart, ibig sabihin, umihingi ka nga sa Diyos eh. Nakakita ka na ba ng humihingi na walang pakialam doon sa inihingan niya? Meron, di ba kayo nakakasal? Lalo yung mga nakamalimos minsan. Alam mo, may patago eh. Kasi nga, palibasa yung ibang tao, ganun. O sige, automatic, ano yun? ATM? Pag kumatok doon sa ano, wow, galing ko. Gawin ko ulit sa iba. Eh ako, asal na asal ako dyan. Kasi nga may documentary ako na panood. Guruin mo, wala siyang ginawa kundi gumanyan. Ang laki ng inikita niya, nasa 200 to 300. Basta maliit yun eh. Siyempre na, malimos ka lang. But still, buhay siya eh. At hindi maganda yung epekto nun sa kanya tsaka sa iba. Okay? So hindi natin obligasyon. Kaya na yung komunista tayo eh. Kaya yung mga ayuda-ayuda ngayon, ang kakapalan ng mga mukha ng ano ngayon eh. Parang yung gobyerno, ano yan eh, both ways yan ng negative. Yung mga tao, asa ng asa, yung gobyerno naman, ano, nagpapaasa. At feeling nila, yung mga politiko, sa kanila yung pera. Ganyan yan eh. Kaya, ganun din yung iba. Kaya ito, mayaman naman to, hinga natin. Ano ka, Robin Hood? O nakawa natin?
Kaya, hindi maganda. So, ano na sabi yung kasi, sa Diyos tayo, ma? Kasi okay, tatay natin kung anak ka ng Diyos, di ba yung mga anak ko, gusto ko, ihingi sila sa akin. Ayaw kang paparinig. Ano ba naman yan? Walang ano. Ba't di ka maghingi kay tatay mo? Di ba? Mas gusto ko yun. Kaya yung matuntung ako sa maliliit eh. Yung matuntung ako ng nanay nila. Oh, gusto mo ng ganyan, humingi ka kay tatay. Ganyan tayo dapat sa Diyos. Amen? Amen. Kasi pag manghingi ka sa Diyos, alam mo, una, pwede niyang bigay, pwede hindi. Pero napavalidate ba yung inyong ano, trust in the Lord? Ang sabi doon, with all thy heart and lean not my heart. In all thy ways, acknowledge. Yung term na acknowledge doon, parang approval yun eh. So pag nanghingi ka sa kanya ngayon, nasa kanya yung power. No? Hindi mo siya ninanakawan, hindi mo siya binabaliwala. So maganda yung ganong ano. Sabi diyan, be merciful to me according to thy word. So again, ganun ulit. Ibig sabihin, hindi ka lalayo sa salita ng Diyos. Pag humingi ka sa kanya, ikaw, kaya yung iba ayaw humingi. Kasi alam, sabihin na naman yung tatay, mag-aral muna ako eh. Ganun. O kaya yung, pag yung sa trabaho naman, pag sabihin, Lord, boss, ipromote mo naman ako. Ayaw mong gawin yung kasi, alam mo, sabihin, ayusin mo na yung trabaho mo. Diba? Ganun yun eh. Ganun din naman sa, ay chan, sa business. Magtataas ka ng singil, di ka nang maayos sa servisyo mo. Diba? So, ganun yan. Kaya, so according to thy word, alam mo, pag sa Diyos ka hihingi ka pa lang, alam mo na minsan yung sasagot niya. Kaya, dapat alam mo yung salita ng Diyos. Hindi ka magtatampo na, hindi naman ako binigyan ng Diyos. Alam mo ba yung batas niya? Alam mo ba yung paraan para pagpalain ka? Hindi. Hindi. Sino may problema? Nakikinig ba? Nakakasunod pa ba iba? Napakaganda nito eh. Ayaw kong hintuan hanggang ano eh. Ubusin natin hanggang ano ha? 64. 59. I thought on my ways, I turned my feet unto thy testimonies. Ganon din ulit yun. So, iniisip ko yung mga kaparaanan ng Diyos. Paano ko pagpalain? Ito ang sinabi ng Diyos. Yun ang iniisip ko. Ang problema dun sa saan ba yun? Sa Malakaya tayo, di ba? Yung sabi niya, parang di naman patas ang Diyos. Na sa Ezekiel pala, no? Sabi, di naman patas ang Diyos. Naku, maling-mali ka na. Pag iniisip mo na di na patas ang Diyos, mali ka na nun. Kaya dapat pag-isipan mo lang, bakit kaya ang Diyos, ano yung nasabi ko kanina, bakit may kasalanan pa? Di ba? Isipin mo lang yun. Isipin mo, pag-isipan mo, bandang huli, pag tinanggap mo yung salita ng Diyos, patas pala siya eh. Kaya naman pala may mali eh. Siyempre, alam ka namang walang mali eh. Sabi mo, may tama. May tama ba kung walang mali? Wala na. Kasi ibig sabihin, lahat neutral na eh. So, hindi ka, ba't naghihirap tayo kasi may pleasure din? Pangako naman ng Diyos. Ba't may mapait kasi may masarap? Ba't may mga loko-loko kasi may maayos? Yun ang paraan ng Diyos. Ngayon, sabi dito, and turn my feet unto thy testimony. So, anong sabihin nun? Pag feet, obviously, ito ay paglalakad or pag the journey. Ibig sabihin ngayon ito, ano? Anong testimonies? Yung kung ano yung nabasa mo sa Bible, ganun pala ang Diyos. Kailangan magtiwala ka sa Kanya, kailangan umayos ka ng lakad, ganun na gagawin ko. Ilang ibig sabihin nun? Hindi komplikado yan. So, I turn my feet unto thy testimonies. Ibig sabihin, gagawin ko ngayon or lalakaran ko yung salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos ganito, ganun ang gagawin ko. I made haste. Kayo nga muna. Ready, go. Yun, dyan kayo ha. Isa pa. Ready, go. Okay, medyo magkaiba. No? Pero dumunta sa 60 kasi yung 60 medyo ano na eh. Simple lang, di ba? Ibig sabihin, no, nagmadali siyang gawin yung sinagutos ng Diyos. Tama ba yun? Ngayon, inutos sa'yo. Peter, bumili ka ng itlog. Kailangan ko ngayon. Nagluluto ako. Bumili naman, kaso, anong oras na dumating? 2 oras. Wala na, hindi na kailangan yung pinabili sa'yo. Di ba? Ngayon, mga bata, ano yung mga inutos sa inyo? Magdamit ka maayos. Pastor, ano na, pag ano na, 10 years from now. Magsipag ka, mag-aral ka. 15 years from now, gagawin ko yan. May mga ganun pag dinilay mo yan, mali.
So kahit gawin mo pa yung tama, ang dami ng damage na nangyari. Kasi hindi ka sumunod agad. O kaya, simple lang yun, no? 61, ito naman, sabi, the bands of the wicked have robbed me, but I have not forgotten thy law. So, sino bang gustong nakawan? Wala naman, di ba? Pero pag ninakawan ka, magnanakaw ka rin ba? Eh, ninakawan ako eh. Ah, magnanakaw rin ako. Ano ba yun? Lalo sa gobyerno, kasi pag, para tayo ninanakaw minsan eh, di ba? Kaso pag hindi ka naman nagbayad ng tax, magnanakaw ka rin. Eh, magnanakaw naman sila eh. Kaso nga, may batas pa rin. Ibig sabihin, hindi yung pwedeng ano. Kaya ang tama natin gawin, panagutin natin sila kung kaya natin. Again, kaya tayo ako, again, kaya ginagawa natin soul winning. Kasi naintindihan ko na medyo malaki na yung sistema eh. Lahat tayo magagawa na ano eh. Anong gagawin natin? Kung na, si Duterte, panagutin ko, paano ko gagawin yun? Sige nga. Eh, yung mga lalapitan mo dyan, ganun din. Oh, paano yun? Bago ka niya tulungan, lalagayan mo yan. O di kasama kami sa sistema. Di ba? Sa totoo lang. Hindi na madali. Kaya ngayon, kaya ginagawa natin, nagbabayad pa rin tayo ng tax, kahit alam natin, naloko tayo, pamimigay kung kanino, tas pagbibida, ang galing ko, di ba? May ayuda kayo. O, Cayetano, sino ba yan? Sino man yan? Sila na yung magaling. Tapos tayo yung taxpayer, pambihin, loko-loko to ha. Hindi na tayo magbayad. Hindi ganun. Bayaan mo lang. Pagpasa Diyos mo lang, kaya sabi nito, but I have not forgotten thy law. Ang batas ng Diyos, pag nagnakaw ka, mananagot ka rin. Oh, so, hindi mo makakalimutan yun. Sabi, hindi ka, bayaan mo lang. Hayaan mo lang. May paglalagyan sa Diyos yan. Yan lang yun. At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgment. So, medyo simple lang. Magpapasalamat ako sa Diyos. Amen? Inaantok na ako, hindi na mag-pray. Yung sabi dito, basahin mo to. Mag-pray ka, kaya pa rin naman eh. Pasalamat ka at tulad nga, nabangga tayo kahapon, pero hindi naman tayo nasugatan. Stipend lang. Pero, hindi malala. At hindi yun dahil sa bangga. So, joke lang, stipend ha. At, so, pasalamat tayo. Especially, sabi dyan, thy righteous judgment. Kung pinalo ka man, di ba, sabi ka mga bata, pag pinalo ka, yan, pinapalo si Richie. Kung matino ka, naiintindihan mo, pinapalo ba kayo, Ate Luisa? Di ba? Ano sasabihin niyo sa nanay niyo pag pinalo kayo? Salamat po. Ano yung sabi dito eh? Oo, yun yan. Basta, sino mong gagawa nun? Kung matalino ka, gagawin mo yun. Amen? Pero bihira yun. Pero, yun talaga eh. Pasalamat ka dahil ikaw ay hinusgahan, no? Pinalo. Kasi righteous yun. Lalo sa Diyos, ha? Next, I am, okay, basa, ready, go. I am upon them that fear thee, and of them that keep thy. Oh, sinong barkada nyo? Yun ang tanong. Barkada ko to, kasi loko-loko katulad ko. Ganun talaga. Kaya sabi dyan, ano yung tama? I am a companion of all them that fear thee. May takot sa Diyos. Gusto kong barkada yung may takot sa Diyos, hindi loko-loko. Oh, nakaw tayo. O, oh, cutting classes tayo. Huwag tayo sumunod sa Diyos. Ano ba? Ano ang ginagawa ng kabataan ngayon? Gala tayo. Sirain natin yung ano ng kapitbahay. Ano pa ba? Ha? Jowa-jowa. Ano sabi mo uli? Date. Dagat ipapaalam sa nanay natin. Magpapalo sa tatay, kay Bastog, hindi alam. Ganun ba ang gusto nyo kasama? May influensya ang kayo nun. Kaya sabi dito, ang kasama ko yung may takot sa Diyos at sumusunod sa batas ng Diyos. Ang ganda nun, di ba? Kaya kayo, kaya sasabi ko lagi sa inyo eh. Kaya napansin ko naman sa inyo, pag kayo magkakasama, parang di nyo na ako kilala eh. Okay lang sa akin yun. Kayo na lang mag-friends. Kasi nga, kaya kayo di nag-gather talaga dito. Ako naman, di naman ako insecure. Di naman yung kailangan. Eh, si Pastor, batiin mo naman. Pero maganda rin yun. Ha? Minsan, parang dinadaanan nyo lang ako eh. Pero okay lang, pag binati nyo ako, kayo na. Kasi okay lang sa akin. Kasi nga, kayo talaga dapat magkakaibigan. Amen? Amen. Yan, gusto ko kayo magkakaibigan yan. Kayo na magkatuluyan dito. Okay sa akin yan. Oo. Kasi, nasabi sa salita ng Diyos,
may mga takot sa Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, yan ay magkakasama. Last, the earth, O Lord, is full of thy mercy. Teach me thy statutes. Ngayon, ganito. Sino yung gustong matuto ng salita ng Diyos? Pag ikaw ang kinalakihan mo, loko-loko dito, loko-loko dyan, minsan ayaw mo na rin eh. Gusto mo rin, ay, kala mo yun ang tama. Pero, pag na-realize mo, eh, Diyos naman pala, sabi nga sa inyo, mga dati ng din natin, maten, okay lang yun, kasi nga ang Diyos ay maawain. Ganun din tayo dapat. Nakita natin sila yung mali eh. So ngayon, alam na rin nila yun, kaya nga pupunta ulit dito, aasarin mo pa ba? Kung ang Diyos naawa sa atin, ganun yung pabango na yun. Sa kanya naman pala eh. Sige lang. Busin mo. So yung pag, by the time na nare-realize mo, na ang Diyos pala maawain. Amen? Yung buti pala ng Diyos. Kaya minsan, gusto mo, malaman mo rin. Kasi minsan, di tayo ganun eh. Minsan, natural sa atin yung, eto, nagloko. Uhusgahan mo pa. Talagang babanatan mo, di ba? Kasi minsan parang tayo, ganun tayo, nasaktan din tayo. Pag iba dito, chinaga mo, alam nyo na, iba, sinusundo nyo pa kung saan, di ba? Tapos bandang huli, ayawang alam, parang, tapos magpapalit ka pa sa jokes, kung ano man yan. Mga, di ba? Siguro, hindi ligtas yun. Siguro, malamang. Anyway, masakit yun sa atin, pero, eh, pag nagbalik loob, ano? So, pag natutunan mo ang Diyos pala, kahit ikaw, kinaawaan, gusto mong malaman, Lord, bakit ka nga ba maawain? Yun ang maganda dun eh. Eh, ba't siya maawain? Kasi nga, mahal niya tayo. At alam niya rin na maraming ano si David nun eh. Naalala niyo yung pag-alala last time din. Hindi ko kasi kapag-usado kung nasaan eh. Pero sabi dun, dito rin na tayo yun eh. Yung pag siya ay tinuruan ka, pinatawad ka, gagawin ko ngayon yung kalooban mo. Naalala niyo yun? Kaya ganun din ako. Ganun din ako. Pag nakikita ko kayo na nga, balik loob, salamat. At si dati, nag-backslide to. Ngayon, gusto nang magbalik loob sa Diyos. Kapagalitan mo pa ba yun? Bayaan mo na lang kasi ganun ka rin eh. Totoo lang. Ewan ko si Pastor Nito, wala siyang kwentong ano kasi mabait daw talaga siya. Ewan ko. Sabi naman ba, totoo daw eh. So ako, wala akong masabing ganun. Kasi loko-loko yung dati. Medyo lang ha. Huwag kayo mag-isip ng ano. Pero, so nung napatawad ako, pwede ka rin pala matuto. At pag napatawad ka na, nagpatuloy ka na, pwede ka rin palang gumawa ng mabuti. At pwede ka rin gamitin ng Diyos. Ngayon, hindi mo ba pagbibigyan yung iba? Na ganun din ngayon, maaaring karnal yan kasi wala pang alam, konti palang alam, karnal pa kasi alam mo na, yung mga kasama niya, ganun, binapanood niya, ganun. Hindi mo pa bibigyan yan? Magbigyan nyo rin, amen? Kaya ganun po yun ha, pag may nagbabalik loob dito, huwag yun naman masyadong asarin, kaya nga nagbalik loob. Ano na yun? Ibig sabihin nun, nagsisisi na yun. Tapos babanatan mo pa. Hindi nahirapan lalo ma-restore, di ba? Huwag yung pakitaan ng kahit ano na negative, amen? Bayaan nyo ng ako yung mga ganun. Kasi kalkulado ko na yun. Amen? Yan, yun ang hantayin nyo. Pero, yan. Anyway, so dito tayo. Namarkahan ko ba ito? So yun lang, let's pray. Lord, may pasalamat po sa inyong mga salita. Again, napaganda kahit sa verse na tingnan namin sa Psalm 119, ang inyong batas, Panginoon, ang inyong salita, ang binibida. At nawa, Panginoon, sa aming series, mahalin namin yung salita, Panginoon, kahit dahil ito po ay may pakinabang kami, especially, napakaganda ng pakinabang ito, tatalino kami, malaman namin yung kalooban, malaman namin kung anong gusto nyo, ayaw nyo, sundin namin yung gusto nyo, iwasan namin yung ayaw nyo, Panginoon. So I pray, appreciate namin ang salita nyo, Panginoon, mahalin namin, at katulad ng inyong testimony naman na pinisurve nyo yung salita, makakasa kami, Panginoon, kahit i-memorize namin maraming bahagi ng salita nyo, Panginoon, na hindi kami lugi. So I pray, especially sa mga bata pa lang dito, Lord, mga bago pa lang, ang nawa, makita nila ng church na ito, Lord, ay devoted, Panginoon, sa inyong salita. And therefore, Panginoon, na kung pwede silang umasa sa inyo, Panginoon, na pagpapalain nyo dito sa church. Ganon din kami, personal life namin, Panginoon, mahalin namin salita. At memorize, ipangaral din po, Lord, at maraming bagay, Panginoon, basta mahalin namin yung salita,
cherish namin to Lord at isa buhay din Panginoon. Siguradong kaluluguran na kami at kayo pupapalain. Alam po Lord, Panginoon, kayo malulating. In Jesus' name we pray.